Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Medyo matagal na panahong hindi po tayo nakapagbahagi ng tinapay ng buhay, pero nagbabalik na po tayo ngayon ng ating refleksyon tuwing araw ng Lunes. Atin pong umpisahan muli ang ating mga araw sa paglapit natin sa Diyos upang ang ating buhay, panalangin at buhay espiritual ay patuloy na umunlad at ma-develop. Ang atin pong refleksyon ay pinamagatan kong Take Time for God. Ang batayang teksto po natin ay mula sa aklat ni Apostol Marcos, Kabanata 1, talatang 35. Ganito po ang sinasabi. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Ngayon din po sa NIV version, English po. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Comfortable na po ba tayo sa ating devotional life o hindi pa tayo comfortable? Marami pa rin sa atin ang kakaunti ang panahon na nagugugol sa presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. May mga panahong tayo ay aligaga at tuwing umaga na paggising pa lang natin, tayo ay lagi na ding nagmamadali, lalo na po sa mga working, sa mga nanay, sa mga gumagawa sa tahanan, sa mga estudyante. Marami pa din sa atin ang nahihirapan na maglaan ng ilang minuto para makausap at makaniig ang Panginoon. Ngunit madalas, mas marami tayong naiilaan na panahon para sa ibang mga bagay. Nakakaubos tayo ng ilang minuto o oras sa social media, kaya nating makinig sa radyo ng mga awitin kahit buong maghapon, kaya nating magbasa ng mga libro at mga novels ng ilang oras, kaya nating manood ng ilang oras, pero kapag devotion na, may kainipan na tayo, lalo na kapag matagal na ito. Ang mundo po na ating tinitirhan ay maraming mga turmoils and issues na lumalaganap sa atin, sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa ating lipunan, maging din sa ating buhay personal. Pahirap na ng pahirap kung kaya mas makabubuting magkaroon tayo ng panahon na magpalakas sa presensya ng Panginoon. Matuto tayong mag-rely sa Kanya sa lahat ng panahon at upang ma-overcome natin ang mga hardships sa buhay. Pagkat sa Kanya lamang tayo makahuhugot ng lakas na hindi mauubos. Sa atin pong batayang teksto, ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng pagkakaroon ng prioridad sa buhay. Ang pinakamahalaga na dapat gawin. Ito ay ang pakikipag-usap o pakikipag-ugnay sa kanyang ama bago pa man siya sumabak sa mga nakaatang sa kanya na responsibilidad. Bago pa siya magpasimula at magsagawa ng kanyang ministeryo, inuuna niya ang pakikipag-ugnay sa kanyang ama upang maihanda siya sa lahat ng batahin niya at nang siya ay papagtagumpayin. Hindi ay nalintana ni Jesus ang kapagalan ng kanyang lupang katawan. Dahil bago pa man pagod na si Jesus sa pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling at pagtugon sa mga taong nangangailangan sa kanya. Pero mas minabuti ni Jesus na mag-recharge siya para hindi siya malobat. At kung kaya, naghanap siya ng desolate place, isang isolate place, lugar na malayo sa karamihan upang makapag-spend siya ng quiet time sa kanyang ama. Para pong cellphone, ano, na kapag nalobat, nire-recharge uli. Pero mas madalas papuyata nating nare-recharge ang ating mga gadgets kaysa sa ating mga sarili sa ating Panginoon. Ang example na ipinakita po ni Jesus sa atin ay napakahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Kailanman hindi natin magagawa ang ating mga responsibilidad sa iglesia man, sa tahanan, sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga businesses, o sa ano pa mang mga pananagutan natin kung hindi tayo hihingi ng lakas, gabay, karunungan at pagpapala mula sa Kanya. Kailangang punuin natin ang ating mga espiritu sa presensya ng Diyos. Alam natin gaano po kapagod at kabigat ang bawat responsibilidad natin kapag tayo ay nananangan lamang sa ating mga sariling kakayahan at lakas, madali tayong magugupo. Sabi nga po sa quotation mula kay Joyce Meyer,
Spending time with God is the key to our strength and success in all areas of life. Be sure that you never try to work God into your schedule, but always work your schedule around Him. Kung nagnanais tayo na ang relasyon natin sa Diyos ay mapalakas, ang paggugol ng panahon sa Kanya, ang pag-aaral sa Kanya, at ang pananalangin ay kailang kailangan nating gawin. Sa tagal ko na po sa ministeryo at bilang isang ina, natutunan ko po ang kahalagahan ng paglalaan ng panahon ng pakikipag-ugnay sa Panginoon upang manourish, mapakain at ma-refuel ang aking kaluluwa. Kailangan nating magkaroon ng panahong isang tabi ang ating magulong mundo, kaingayan o kabisihan ng mundo, kabisihan sa ating kapaligiran, at mag-focus at maglaan sa presensya ng Diyos. Sa lahat po ng panahon o hamon ng aking buhay, ito lamang ang aking naging sandata at lakas. Sabi nga po sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." At ito po ay ang paglapit natin sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Ngayon po tayo nabubuhay in a fast-paced world. Ang mga working at mga nasa tahanan na maraming mga gawain, sa buong maghapon halos kulang pang oras na iyong sa lahat ng iyong naka-schedule na gagawin. Kung pwede nga lamang nadagdagan mo ang mga oras na ito, kung kaya mas dapat na magkaroon tayo ng panahon sa Diyos na nagkaloob sa atin ng oras at panahon. Bakit po kailangan nating magkaroon ng oras na kasama ang Panginoon? Una, para pasiglahin ang ating kaluluwa. Dahil po sa kabisihan natin, marami sa atin ang exhausted sa iba't ibang kadahilanan. Burnout na, nagkakaroon ng anxiety, na-stress, maraming alalahanin, walang panahon para sa sarili, walang relaxation, napapagal ang katawan at isip, apektado ang pati ang emosyon at feeling natin, pati kaluluwa natin ay pagal na din. Mahalaga po ang paghinto natin sandali at pakikipag-ugnay sa Diyos pagkat nagbibigay ito sa atin ng kapahingahan, kapayapaan at lakas upang magpatuloy muli. Pangalawa po, upang tayo ay magabayan. Sa ating mga paglakad, nagbangin desisyon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at ang Kanyang banal na Espiritu, ito ang ating magiging gabay sa ating buhay. Marami na pong mga distractions sa ating paligid, hindi ko na iisa-isahin, alam po natin ang lahat ng ito. Kaya't nangailangan tayo ng tulong at gabay mula sa ating Panginoon. Pangatlo, upang tayo po ay palaguin. Sa pamamagitan po ng pagninilay, pagbabasa ng banal na kasulatan, pag-aaral, pakikipag-ugnay sa Kanya, lumalago din po ang ating pananampalataya. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17. Dahil po sa pamamagitan nito, pinapakain ang ating mga isip, katawan at kaluluwa. Binibigyan tayo ng lakas na nurture tayo, lalago tayo sa spiritual maturity. Nabibuild yung foundation ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang paglago ng pananampalataya ay isa rin pong paglalakbay. It is a lifelong process. Hindi po ito magagawa ng minsan lamang, kundi ang palagian. Dahil piniprepare tayo ng Panginoon sa ating journey na punong-puno ng battles o pakikipaglabang espiritual. Nais ng Diyos na tayo ay papagtagumpayin sa lahat ng hamon sa ating buhay. Ito yung proseso niya upang tayo din ay pabanalin. Mga kapatid, sanayin po natin ang ating mga sarili na maging consistent yung spiritual discipline natin sa pakikipag-ugnay sa Kanya. Gawin nating habit ito. Ito yung magiging ritmo o rhythm sa ating daily living upang patuloy tayong lumago na nakaugnay sa ating Panginoon at lumago ang buhay panalangin at pananampalataya. Siya lamang po ang ating source of strength. Siya ang ating kagalakan at siya rin ang ating kapayapaan sa kabila po ng samot-saring kaganapan sa daigdig at pansariling issues ng ating buhay. Nawa mga kapatid, samahan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin, gampanin at mga plano sa buong isang linggo.
ingatan, gabayan at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig dito sa Tinapay ng Buhay tuwing araw ng Lunes. Maaari nyo rin pong i-share ito sa iba na inyong mga kilala upang sila din ay ma-refresh at ganun din mapalakas sa kanilang buhay sa bawat araw. Hanggang sa muli mga kapatid, bye-bye!